Hello guys! Welcome back sa ating channel. Ayan, isi-share ko sa inyo kung paano gawin etong ating wrap around na dress. Ayan, nag-sample tayo. Binidyo ko na rin. Sample lang ito guys para sa bata. Kasi ang order sa akin ito ay pang-adult. Order niya ay pattern at sample na dress. Yung gawa nating dress, babayaran niya. Ayan. Nag-sample tayo ng pambata kasi hindi ko pa rin natry ito. Ayan, first time natin ginawa ito. Kaya binidyo na rin natin para ma-share ko sa inyo kung paano siyang gawin kung sakali gagawa kayo para sa inyong mga anak o sa may order sa atin, meron na tayong idea. Ayan guys, bago yan, kung bago lang kayo dito sa ating channel, please click the subscribe and click the bell all para manonotify kayo sa mga bagong video na i-upload natin. Tara, simulan na natin pagkatapos ng intro. Gagawa muna tayo ng pattern ng ating back. Ayan, dito mag-trace tayo ng para sa shoulder. Sukat ng shoulder, kalahati. Tapos sa neckline, maglagay na tayo dito agad ng mga 2 3/4. 2 3/4. Ayan na yung pinaka-shoulder natin. Iangat lang natin yun ng 1 inch or 1/2 inch or 3/4 inch. Ayan, dito lang ako sa 3/4. Then, ikukunik ko yan dito sa shoulder. Ayan, dito, ika-curve natin yan dito. Ibababa na natin yan dito ng mga 1/4. Kasi dito, ibinaba natin lang siya sa 3/4 inch. Tapos, yung kanyang figure, 8 or 8 1/2. Dito ko siya sa 8 1/2. Ibaba natin ito sa 5 inches mula sa gulit. Tapos trace natin papasok. Sa 6 inches, ito kasama na yung sewing ano dito, yung allowance niya sa dress. Kaya 6. Tapos ikukunik natin ito from shoulder pababa. Ayan dito. Pagka-connect, i-curve lang natin yun ng French curve. Kasi yung aking French curve. Ayan, trace natin ang French curve. Tapos ito, diretso lang yan dito. Trace pala muna natin itong sa figure niya. Tapos diretso na ito bababa. Ayan, ika-cut natin ito kahit sakto lang. Sakto sa mga guhit. Tapos sa pag-cut na lang ng tela tayo maglagay ng allowance. Yan, ito yung para sa back. Back. Ngayon, gagawa tayo ng front. Dito sa paggawa ng front, kailangan natin mag-tupi. Ayan ang ating center fold. Itatapat lang natin yung ating pattern ng ganyan. Tapos, trace natin itong back. Trace natin yung ginawa nating back. Ayan, pag na-trace na natin yan, dito magpapasok lang tayo dito. Kailangan magpasok tayo ng mga 1/2 inch. Ayan, para sa front. Tsaka natin ito yung French curve. Gugupitin muna natin siya. Sakto na lang din natin.
Dito na tayo sa front. Ayan, dito. Pwede na natin siyang ibukan ng ganyan. Mula sa gitna, intupik natin, mag tayo sa mga 3 and 1 half. 3 and 1 half din, angat natin siya sa 1 and 1 half or 1 inch. Ayan, buhitin natin sa 1 inch. Tapos, ikunik natin sa shoulder, pababa dito sa inangat natin 1 inch. Ayan, ngayon gugupitin na natin ito. Lahat isasakto na natin ha, para mag-allowance tayo sa paggupit na lang sa tela. Then, dito, maglagay lang tayo ng marking para sa iiwanan nating bukas. Magbubukas tayo dito. Mga 3/4 inch lang. Gupitan lang natin. May marking tayo dito para wag natin makalimutan. Ngayon sunod natin yung kanyang skirt. Sa skirt, una muna natin sukatin dito yung pattern natin dito sa waistline. Ayan, ito 6 plus yung front 6, edit 12. Yung 12 natin, ita times 2 natin yan kasi 1/4 lang to eh. 24. Ipa-plus natin ito. 3 and 1 half. Plus 3 and 1 half dahil kabilaan to. Magiging 7. 24 plus 7. 24 plus 7. Ito 3 and 1 half to eh. E dalawa times 2. Kaya 7. Ayan, magiging 31 inches. Ito yung sa kabuuan ng waistline ng ating ikakat. Itong gagawin nating pattern ay kalahati ng 31 inches. Ayan. Nandito tayo sa side na kanto. Parang pa-triangle siya. Etong ating sinukat na kinumpute na 31, kalahati lang yan. Divided by 2 yan. Kaya ito ay magiging, divided by 2, ito ay magiging 15 and 1 half. Dito, kailangan lang natin kunin yung 15 and 1 half ng pa-curve na ganyan. 15 and 1 half. Tingnan ko hanggang saan yung 15 and 1 half. Magmark muna lang ako dito at dito. Tingnan natin kung pantay siya dito. Ayan, 11 and 1/4. Dito ay 11 and 1 half. Ayan, so 11 and 1 half tayo. Ayan, mula sa kanto 11 and 1 half, 11 and 1 half dito. Ayan, tapos magmamarking na tayo sa 11 and 1 half mula sa kanto pababa 11 and 1 half. Ayan. Tsaka natin i-raise na pa-curve kagaya nito. Ayan. Tapos, susukatin natin yung gusto nating haba. Ito ang gusto kong haba. Dahil meron pa siyang ruffles. Mababawas ako. Ang haba niya talaga ay mga 12 or 14. Pero babawasan ko siya kasi may ruffles pa siya. Gawin na lang natin siyang 10. 10 or 11. Ayan, lalagay ko lang siya sa 11. Para kasama na yung sewing allowance dito sa taas at baba.
Lalagay ako siya sa 11. Ganon din, mula sa guhit natin, mag-marking tayo dyan, papunta sa 11. Hanggang sa kabilang dulo. 11. Ayan, kukunik-kunik na natin yan dyan. Ayan, dito kailangan lang natin magbawas kung ilang inches yung ating gusto na maging mataas dito ng konti. Halimbawa, ito ang gusto ko ay 6. Ayan, ganyan. Or 7. Tapos magbabawas pa tayo dyan. Kaya magiging ano lang pala to. Ayan, mga 6 1/2. 6 1/2. Ayan, magmark tayo. Ayan, mula dyan, dapat dyan magka-curve ang ating ano. Ito. Iko-connect natin yan dito. Curve. Kasi dyan magsasalubong yung front natin. Palagay natin ito ay 3 1/2. Ayan, mga ganyan. Magsasalubong yan sa center dito. Eh, dapat pala dito. Ibaba pa natin siya. Ayan, mga 3 1/2. Tapat ng 3 1/2. Yung gusto nating lalim or taas sa front. Ayan yung ating magiging sa harap. Ngayon, gupitin na natin siya. Ito kalahati lang ng sukat. Kalahati lang ng ating waistline. Ayan. Parang ganyan yan. Magsasalubong. Kung hanggang dito ang 3 1/2. Ayan. Magsasalubong yan dito. Dito manggagaling papunta dito. Pero pwede pa nating laliman yan. Kung gusto natin medyo mataas pa, mag-a-adjust lang tayo dito. Paganyan. Kasi lalagyan pa nga pala natin ang rabo. Pwede pa rin tayong mag-adjust. So, i-adjust ko pa. Para makita yung pagka... Pwede pa tayo dito. Dito banda. Dito tayo mag... Basta dito lang siya kukunik lagi sa dulo. Pwede tayong maglalim dyan. Then, meron tayong mga ruffles dito. Ito sukatin na natin kung ilan yung gagawin natin. Gano'ng kahaba. Ayan. Sukatin na natin. Ito, 35 times 2 is 70. 70 inches. Yung kailangan nating ruffles kasi mag-bias ka tayo. Tapos ang lapad niya ay mga 2 1/2. 2 1/2. Ayan ang kailangan natin para sa cut nitong ating para-ruffles dito. Tapos itong sa ating front, doon din lalagyan din natin siya. Sukatin lang natin 'yan. Ito ay 10 1/2 times 2 equals 20. 1 plus ito 3. 3 times 2, 6. 21 plus 6, 27. 27 ang ruffles natin by ang lapad niya ay 2 1/2 na rin natin siya. 2 1/2. Tapos kailangan lang natin ng belt na ang sukat ay mga 2 1/2 din by mga gano ba haba. Doblehin lang natin ito. Ito, dudoblehin lang natin ito or isa't kalahati ng haba nito. Nasa 14.
14 inches yung tali or 15 tali. 15 inches by 2 1/2. Ayan. Tapos yung sa mga kilikili niya tsaka sa batok, or hindi na pala sa batok kasi magre-ruffles nga pala tayo. Or pwede rin, depende sa style na gusto nyo, pwede naman i-bias yan pagpatong ng ruffles. Ayan, mga bias cut yan. Isa kilikili at saka kung lalagyan natin dito sa may lalagyan natin ng ruffles. May magkata tayo sa tela. Ayan, ang ating tela ay 1 yard. Hindi ko alam kung kakasya. Ayan, ito yung ating tela. Magkaroon lang tayo ng center fold dito sa tela. At tatapat natin yung pantay kasi 1/2 lang pala ito ng ating skirt. Ayan, tatapat na lang natin dyan. Tapos ikakat natin. Ayan, ito na yung ating skirt. Magmark lang tayo dito para wag na tayong malito. Ito yung pattern ng ating back. Kung ilang inches ito, ayan, magmamark tayo dyan. Pero, dun lang tayo sa tapat ng, ay, dulo pala kasi wala pa palang sewing allowance. Ayan, itatapat natin yung center fold dito, papunta dito sa kabilang gilid. Magmark lang tayo dyan. After nyan, ang ikakat natin ay yung back and front na muna. Ayan, back and front or yung kanyang ruffles. Ayan, unahin ko na ikat pagkatapos ng skirt ang kanyang back and front dito. Dito tayo kukuha. Titingnan natin kung kasya ito. Ito kasya. Ayan, maglagay lang tayo ng sewing allowance. Ito. Gugupitin ko na siya na. Sosobrahan ko ng sewing allowance. Ayan, ito yung kanyang front. Kailangan natin ng 2 piraso. Na yung front natin. Ngayon yung back naman. Dito sa back, syempre may center fold. 1/4 lang yung ating pattern. Ayan. Lalagyan na rin natin ng sewing allowance sa pag-cut. Ayan. Sakto to eh. Ayan. Lagyan natin sa sewing allowance. Dito sa neck, kahit hindi na masyado. Sa shoulder lang. Ito na yung ating back. Ayan, meron na tayong back. Ngayon, kukunin na natin yung mga tali-tali niya, yung bias niya, tsaka yung ruffles niya. Unahin ko na itong tali natin. 15 inches by 2 1/2. Ayan, sunod na natin yung 70 inches na bias cut. Ito, kukunin ko itong pinagtabasa natin ng ano. Unahin natin itong sa front o sa blouse. Ito yung sa blouse, 27 inches by 2 1/2. 7. Kukunin ko dito ang 2 1/2. Ito pala ang kukunin na natin yung nasa laylayan niya. Magdudugtong na lang tayo. Pag kulang siya sa 27, kagaya nito. Ito, 2 1/2. 2 1/2. Tapos, ang kinalabasan nito ay ayan, 26. Konti na lang ang kulang niya. Ngayon, pwede kong kunin yung kulang niya dito na. Ayan,
bakat na lang natin ito. Pwede naman sobra. Okay lang yan. Tapos yung sa laylayan niya ay 70. Yan ba yun? Ito yung natin. Ito, 70 by 2 and 1. Pagkuha, ayan, para mapagkasya din natin ito. Ito, kukunin na natin itong haba nito. Kung ilang inches to, diyan mag-i-start yung laylaya ng ating 2 and 1 hub. Ito kukurbahin natin. Mula dyan, sa minarkahan natin dyan, aangat natin sa 2 and 1 hub. Ilan to? Kung ilan to, ibig sabihin, ayan, kulang pa to. Nasa ano lang siya, 46. Kailangan pa nating mag-cut ng ganito rin. Ayan, kinat ko siya doon sa unang ginuhit natin. Tsaka doon sa pangalawang guhit. Ito yung 2 and 1 half. Ayan, mag-cut pa tayo ng isa pa. 2 and 1 half kuli mula sa laylayan niya. Ayan, kanina 46, diba? 46 plus ano to? 50, 60, 70. Sobra na. Okay na to. Ngayon, bias cut para sa kilikili niya. Or kung maglalagay tayo ng bias sa ibabaw na lalagyan natin ng ruffles, pwede rin. Ito guys, ang sukat ng lapad niya ay nasa 1 and 1/4 or 1 and 1 half. Ayan, nagtansya na lang ako. Pwede rin palang ito ang ating gawin tali sa bewang. Para medyo manipis lang siya. Pwede rin malapad. Meron na tayong bias. Naalala ko pala guys, meron tayo ditong dapat i-mark. Ayan, ito yung ating back, ito yung ating front. Ayan, dito pala tayo magbubutas sa side ng kanan. Sa kanan niya, mag-marking lang tayo dito. Ito. Ayan yung pattern natin. Meron tayong minarkahan dyan. Kasi hindi natin isasara hanggang dito. Ayan, mag-iwan tayo ng butas. Pag magsara tayo sa gilid, susuot dyan yung tali natin. Dito guys, una natin idudugtong yung shoulder. Ayan, dugtong na natin yung shoulder. Tapos i-edgingin natin. Ayan, na-edging na natin ngayon. I-assemble natin yung mga kailangan natin ilagay kagaya ng tali. Ayan, ito tali. Tagalin ko na to. Sasara lang natin dito sa dulo. Tapos diretso na siya. Tapos ibabaliktad lang natin. Sa pagtupi guys, gagamitan ko lang siya ng dilyo. Ayan, yung pangtupi na maliit. Kung walang ganito, pwede naman i-edging tapos itupi. Kasi mahirap magtupi ng bias cut. Pwede rin siya kung wala talagang kahit edging, dalawang tupi. Bali, papasadahan mo muna ang tupi na maliit, tapos pangalawang tupi. Dalawang tahi.
Ayan, nagdugtong-dugtong na ako. Nagdagdag ako, guys, ng ano ah. Ng bias cut natin. Para iraraffle pa natin siya. Tapos, dinugtong ko na rin yung para sa top. Kasi pare-pareho lang naman yung sukat niya. Para maitupi ko siya ng dire-diretso dito. Ipapasok lang natin yung dulo. Ayan, yung dulo na kami. Parang cone kasi siya na nakaganon. Dapat nakasunod din yung tela natin. So, umpisa lang guys. Medyo parang mahirap ipasok. Pero pag nagsimula na siyang manahin, ayan, dire-diretso na po. Bias cut nga. Nahatak yung tela natin. Kaya dapat alalay ang hawak. Sa ibabaw, alalay. Sa ilalim, medyo hatak tayo. Medyo pipigilan natin ng konti. Lalo yung pakurba. Ayan, ayan siya pag natahilis. Ayan, maliit lang ang tahi niya. Para lang siyang panyo. Pag sa mga dugtungan, ayan, medyo bumabara siya. Ay, dapat malambot lang ang tela natin. Kaya matis. Bumabara siya. Ayan, ito na siya. Magtutupi lang tayo dito muna sa dulo. After nyan, patong ang ating bias kasi patong ang ating ruffles kasi magbabias tayo sa ibabaw. Ayan, gaganyan tayo. Ayan, ipapatong natin ito. Ganyan. Pwede na rin natin isabay itong ating tali. Pero sa ilalim pala siya. Sa ilalim yung tali kung magbabias tayo. Dito guys, kasi hindi naman talagang bilog na bilog yung ating ginawang bias cut, pwede rin tayo magtupi-tupi, magpisil-pisil tayo. Ayan, pagdating dito sa dulo, syempre, muna tayo kasi itutupi natin ito kabilang dulo. Dapat hanggang dito yung sa blouse natin, lampas lang natin ng konti para makapagtupi pa tayo. Pagdating dito sa kanto, ipasok na rin natin sa ilalim itong tali. Nasa ilalim siya guys ha. Tsaka tayo maglalagay ng mga bias. Itong bias, pagtugtungin na rin natin. Bias cut. Ayan, sa pagdugtong guys, kailangan magkalihis yan para huwag kayong malito. Dapat palihis. Magkasalubong siyang ganyan. Sa pagdugtong, ito, igaganyan nyo lang siya. Ngayon, ikakabit na natin siya. Dito tayo sa ilalim maglalagay. Ayan, mag-start ulit tayo dito sa tali. Ito yung tali niya. Tungan din natin. Ayan, hanggang dito. Papunta sa, ilagyan natin ng ruffles. Balitaran na natin yung ating bias cut. Ayan. Yayakapin natin itong mga dulo ng ating unang tahi. Ayan. Para malinis. Maganda siyang tingnan. Itong tali natin dapat nakalabas na. Ilalabas na natin dito.
Ito pwede naman itong hindi isagad dito, itong rapos na to. Kahit hanggang dito lang, kung saan lang siya magsasalubong. Kaya lang ito na ilagay na natin. Ayoko na magtas-tas. Okay na siya. Ano natin kung ayan, nag-bias tayo. Mas maganda siya. Then, yung bias natin dito sa ating armhole. Pwede rin nasa loob ang bias, naka-pacing, parang pacing style. Pwede din naman nasa labas. Ayan, dito ilalabas ko siya. Tsaka natin ito. Diba? Punta sa harap. Tapos yan, mag-side close na tayo. Dito, tinan lang natin, may ginugitan tayo dito na hindi natin isasagad yung sara. Oh, ito, hindi na sa kabila. Right close. Dito siya sa side, sa kabila. Ito, may ginugitan tayo dito. Ayan, nasa ano pala, right side. Hanggang dyan lang yung tahi natin. Maglalak lang tayo dito ng mga 1/4 inch tapos hanggang doon sa guhit natin. Ito pwede natin itong i-edging. Gilid na yan. Tapos itutupin natin. Para ano, para malinis. Edging natin siya para malinis. Itutupin natin siya dito. After nito, gagawin na natin yung sa skirt. Ayan, papatong na rin natin itong ating rapos. Sobra to guys, kaya magtutupi-tupi tayo. Tatutupi ko lang yung dulo. Ayan, kakabit na natin. Ah, nakadapa siya. Right side magkaharap. Ito pala magsobra. Magtira lang tayo ng sewing allowance. Pag dinugtong natin. Ayan. Dito magtutupi-tupi ako. Habang pinakabit natin siya. Pwede nyo rin itong i-shearing. Kung meron kayo pa ito, hindi pa natin sara kasi magtutupi pa tayo dito. Tupiin natin itong dulo na may matitira tayong ano, tupiin natin itong dulo. Yun lang. Tupiin natin itong dulo. Tapos i-edgingin natin ito. Tupiin natin siyang may edging. Ikakabit na natin itong ating blouse. Ayan niya. Ayan, naka ganyan yung ating dress or skirt. Tapos, ang right side ng blouse, nakaharap din sa kanya. Ayan, na hindi na record. Paliwanag ko talaga. Ayan, nag-cut tayo ng center fold dito sa skirt natin. Sa dugtungan ng bewang. Pati sa bewang ng blouse, ayan, nag-cut din tayo ng, or nag-mark. Tapos, yun ang pinagtapat natin. Ang skirt at blouse may center fold. Para mabalance natin yung pagkabit nitong ating skirt sa blouse. Kasi, sa bias cut, tendency niya lumuluwang siya. Ayan, naikabit natin siya ng maayos kahit medyo mas malaki yung ating skirt or mas maluwag na nasa ibabaw dapat siya. Para mahahatak natin konting nasa ilalim at maalalayan natin yung pagkabit niya. Ayan, nakabit na natin siya dito hanggang sa kabilang dulo. I-edgingin naman natin siya. Una, yung ating ginawang dress, ayan. Detali lang siya, guys. Para siyang overlap na nilagyan natin. Ito yung ginawa nating butas. Ayan, medyo maliit lang yung ginawa nating butas. Kaya halos hindi naman siya halata. Pagka pinasok natin dyan yung ating tali. Ayan siya. Overlap. Overlap, pero wrap around ito. Pinasok natin sa ginawa nating butas. Papunta yung tali natin pinasok dito sa likod. Ito yung sa harap.
Ayan, mapapansin nyo, yung ating ginawang tali, mas mahaba yung isa kasi ito na sa harap. Ito yung iribbon natin. Ito, steady lang yan dyan. Tapos, iribbon lang natin ito. Ito, hilahin lang natin yung ganyan. Ayan. Para safe, kung halimbawa pang adult kasi delikado mahatak ito, pwede tayong maglagay dito sa loob niya ng botones o kaya ng automatic o kaya ng kawit. Kahit dito sa kabila, pwede rin. Tapos dito magiging ng automatic. Ayan. Pagka pang adult kasi delikado, halimbawa mahatak, biglan na lang tayong bura. Ayan. Ayan. Sana nagustuhan nyo ang ating ginawang video at shout out nga pala sa lahat ng member dyan sa ating episode ng Sharing is Caring, Happy Sewing with Jomonet. Thanks for watching. Happy sewing.